And we are back again mga chong with another Kai Soto at Gilas Pilipinas updates na naman tayo. Ngayon araw mga chong ay pag-uusapan natin ang naging komento ng SBP patungkol nga kay Kai Soto dito sa pagsali niya sa Adelaide 36ers. Paano nga ba ito makakapekto para sa kanyang Gilas availability? Samantalang sa Gilas Pilipinas naman, Jalen Green, maaari pa kayo makapaglaro para sa ating Gilas Pilipinas National Team? Halina't alamin natin kung ano nga ba ang mga binanggit ng FIBA. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayon mga chong, pero bago yun, please subscribe and click the notification bell button on YouTube at para naman sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo ng aming Facebook page para sa mga basketball news gaya nito. Pero bago yun, this video is brought to you by 1xBet, isa itong lehitimong online betting platform na parang online sabong pero sports. Gaya na lamang na magiging laban ng Milwaukee Bucks at Phoenix Suns this coming Friday. Oo nga pala mga chong, may makukuha din kayo kapag nag-register gamit ang link na nasa baba. Kasabay ng paglagay ng promo code na TIMEPH ay makakuha kayo ng up to 5,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Kaya mga chong, maraming salamat sa mga maglalaan ng oras para dito. Back to the video. Ayon nga sa nailabas sa report ng Spin.ph sa kanilang website, Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin binanggit na hindi pa rin sila sigurado kung makakasali pa rin si Kai Soto dito sa paparating na FIBA Asia Cup next month sa Jakarta para sa ating national team. Binanggit din ni coach Tab Baldwin na pinag-uusapan na ng Samang Basketball ng Pilipinas or SBP kasabay ng agency ni Kai na East West Private at ng kanyang Australian club na Adelaide 36ers patungkol nga sa kanyang partisipasyon dito nga sa Asia Cup simula August 17 to August 29 sa Jakarta. Ito ba nga mismo kay Coach Tao Baldwin, as we have been this case along, we are in discussions with Kai People, his agency. Now, the Adelaide 36ers are involved in the discussion as well. Nanggit din mismo ni Coach Tao Baldwin na nasa gitna ngayon si Kai ng tug of war. Dahil nga sa pagitan ng Gilas Pilipinas at pangarap ni Kai na makapaglaro overseas, ay hindi siya makapag-focus kung saan nga ba talaga siya mananatili. Patagal na din tong diskusyon patungkol nga sa paglalaro ni Kai dito sa Gilas Pilipinas at pananatili niya overseas, kagaya na lamang ang nangyayari sa NBA G League at pagpili niya sa Gilas Pilipinas. Naging halo-halo ang komento dito, may mga nagsasabi na dapat manatili si Kai doon sa NBA G League noon at may mga nagsasabi din naman daw na maglaro na lamang si Kai sa Gilas Pilipinas. Pero at the end of the day ay pinili pa rin ni Kai na makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Which is maganda naman ang kinalabasan dahil sa ngayon isa ang Gilas Pilipinas sa most improved team dito sa FIBA Asia Cup at sa qualifying tournament na ginanap nitong nakaraan lamang. Kung saan marami ang nagulat kasama na ang Serbia sa naipakita ng Gilas Pilipinas. Ito rin kasi ang kauna-una ang paglalaro ni Kai para sa senior team ng Gilas Pilipinas na kung saan nagpakita ng impressive improvement which he carried into Gilas participation in the FIBA Olympic qualifying tournament. Sa ngayon mga chong ay tinitignan ni Coach Tao Baldwin ang mga angulo patungkol nga sa pangarap ni Kai na makapunta sa kanyang NBA dream at paglalaro dito sa ating Gilas Pilipinas National Team. Siyempre hindi pa rin talaga dapat mawala yung priority ni Kai na makapaglaro sa NBA dahil yun naman talaga ang purpose niya kung bakit siya nag-overseas. Dagdag pa nga ni Coach Tao Baldwin, we're trying to keep everything as diplomatic as possible. We're trying to service any interest as we can to make sure that Kai continues this pathway of development for his professional career and he is able to fulfill his passion, which is very evident now that we've actually seen him with the team and playing for the national team. So ayon nga mismo kay Coach Tao Baldwin, hanggat maaari ay gusto niya makasali si Kai at ma-involve dito sa ating Gilas Pilipinas National Team as much as we can do to continue the process of building a chemistry with this group of players. Well, tama naman mga chong dahil mas maganda pa rin yung nandun pa rin yung bond ni Kai sa Gilas Pilipinas kahit na naglalaro siya overseas. Medyo mahirapan din kasi si Kai kung sakali man na matagal siyang hindi makakapaglaro dito sa Gilas Pilipinas, well, baka mahirapan siya makuha yung chemistry na naipakita nila ngayon dito sa FIBA Asia Cup at qualifying tournament. Samantalang sa Gilas Pilipinas naman mga chong, ayon sa nailabas sa report ng Sports Bites Philippines, hindi pa rin nawawala sa atin ang tanong kung maaari bang makapaglaro pa si Jalen Green para sa Gilas Pilipinas dahil alam naman natin na mayroon siyang dugong Pinoy kagaya ni Jordan Clarkson. Mga chong, unang pag-usapan natin na si Jalen Green ay nakapag-represent na sa United States
in the FIBA Under-19 World Cup kung saan nagpapakita na ang dual citizen can play only for one country for good kung ano ang kanyang unang pipiliin. Kung saan malinaw naman na ang pinili ni Jalen Green ay mang makapaglaro sa United States. Ang katanungan ngayon mga Chong ay may pag-asa pa ba kahit kaunti lamang na makapaglaro si Jalen Green sa Gilas Pilipinas? Well mga Chong, meron na tayong kakaunting pag-asa dahil according to ESPN, Michelle, WNBA players and sisters Nyeka and Chinny were both listed for the Nigerian national team provisionary roster for the Tokyo Olympics. This is in spite both of players having represented in the United States in FIBA sanctioned events prior. Well, ito ay dahil ang USA Basketball ay pinayagan na makapaglaro si Nyeka and Chinny para sa kanilang part of the primary roster pool for Nigeria. Which means maaari pa rin makapaglaro ang mga players kahit na sila ay citizen na sa kanilang naunang napiling country kung papayagan sila nito na makapaglaro pa sa ibang bansa. Generally kasi mga Chong, ayon sa FIBA, kapag ang isang player ay nag-reach na ang kanilang 17th birthday, ay hindi na nga sila inaalaw pa na makapaglaro to another country in the FIBA event. However, according to FIBA regulations on other player eligibility, the organization secretary general may authorize a player to compete for the national team of his or her country of origin if this is an interest of the growth of basketball in that country. Which means mga Chong, papayagan pa rin ang isang player na makapaglaro to another country if ang isa sa mga purpose nito ay makapag-generate ng growth of basketball in that country. Ay nagkataon naman mga Chong na ang FIBA ay ine-emphasize ang growth of women basketball worldwide kung saan maaaring maging pabor para sa desisyon ng paglaro ni Nyeka and Chinny para sa Nigeria. Tanong ngayon mga Chong, maaaring nga ba itong ma-apply katulad sa kaso ni Jalen Green? Well mga Chong, meron tayong mga dapat na punto na pag-usapan dito. Una mga Chong, women's basketball ang unang pini-emphasize dito ng FIBA at hindi men's basketball. E doon pa lamang mga Chong, malaking factor na agad na maaaring sablay kung sakali man na i-apply natin to kay Jalen Green. Pero kung pag-uusapan naman ang growth ng basketball na maaaring maidala nito sa country, ay tsak na pasok ito kung sakali man na makapaglaro si Jalen Green sa Gilas Pilipinas dahil ito ay isa sa mga magdadala ng growth of basketball para sa ating bansa. Dahil alam naman natin kung gaano kalaki ang impact ng basketball sa mga Pinoy. Kaya yon mga Chong, kung may mga nagtatanong kung posible nga ba si Jalen Green na makapaglaro sa Gilas Pilipinas, ay ipakita nyo lamang itong video sa mga tropa nyo at mga kakilala nyo para naman masagot na ang kanilang mga tanong. At kung may mga katanungan pa kayo kagaya nito, ay ikomento lamang yan sa baba at ating babasahin yan at susubukan sagutin sa next video. Kaya hanggang dito na lang ulit ang ating timeout review. Kung nagustuhan nyo itong video, gusto nyo pa na more PBA, NBL, NBA at KaiSot updates, ay mag-subscribe ka na at click mo na din yung notification bell button para sa more basketball news kagaya nito. Shoutout nga pala sa mga chong natin na walang sawang sumusuporta.